Isang magandang gabi po sa bawat isa. Salamat ulit sa Panginoon sapagkat magkakasama tayo ngayon sa unang Miyerkules ng November. Kumusta na po ang bawat isa? Ang aking panalangin ay patuloy po na nararanasan natin ang biyaya, kalakasan na ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Salamat din sa pagkakataon na tayo po ay makapagpahinga. Itigil po muna natin yung ating mga ginagawa na po, yung ating mga isipin, yung ating mga pinoproblema, suliranin sa gabing ito. At magkaroon po tayo ng ilang sandali na mag-recharge. No? I-focus natin ang ating mga mata, ang ating pong mga puso, ang ating mga tenga, no, sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po nito, tayo po ay mabibigyan ng panibagong perspective, no, panibagong kalakasan upang sa ating pagpapatuloy sa mga bagay na kinakaharap natin everyday ay magkaroon po tayo ng tamang attitude at tamang action or pagkilos dahil po sa instructions ng Panginoon na atin pong narinig ngayon pong gabi. Kaya sa gabi pong ito, muli po nating buksan ang atin pong mga Biblia sa atin pong pinag-aaralan na aklat nitong mga nagdaang Miyerkules. Ano po? Ito ay sa Matthew chapter 5. At this time, dadako po tayo sa panlima na attitude na dapat makita sa isang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. So sa Matthew chapter 5 verse 7, ang sabi po dito, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po patuloy sa inyong pagpatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon na may panahon kami para amin pong may panahon kami para kami ay mag-recharge. May panahon kami para itigil muna ang mga bagay na umuubos ng aming oras. Mga bagay na nagbibigay ng kapaguran sa amin. Mga bagay na kailangan namin gawin. Pero salamat po Panginoon sa pagkakataong ito sapagkat ang oras na ito ay panahon para alamin namin ang inyo pong plano sa buhay namin, anong dapat namin gawin, at ito'y pagkakataon para kami, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakasan. Kaya, Panginoon, samahan mo na kami sa pag-aaral ng iyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong mga tao ay may iba-iba tayong reaksyon, no, sa pinapakita sa atin ng atin pong kapwa. Di po ba? Pagka ang pinakita po ng ating kapwa ay mabuti, ano po ang ating natural na reaksyon? 'Di ba? Mabuti din, no? Pagka tayo po'y minahal ng ating kapwa, ano po ang natural na atin pong magiging tugon? 'Di ba? Mamahalin din po natin sila. So, ganun po ang ating natural na reaksyon. At pagka tayo ay sinaktan, pagka tayo ay hindi tinulungan, no? Ano po ang ating natural reaction? 'Di ba? Pagka hindi tayo tinulungan, ganito ang tumatakbo sa isip natin, no? May araw ka din, no? Kumbaga ay pag dumating ang araw na 'yon, no, hindi natin din siya tutulungan. Ngayong gabi, meron pong itinuro ang Panginoon na kakaiba, no, na dapat gawin ng isang tao, no, pagdating sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa niya. At 'yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. At ito po ay pagiging maawain or be merciful, no? Kung babalikan natin itong verse 7, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." So alam natin yung salitang blessed, no? Napag-aralan natin kung anong kahulugan nito. May tatlong kahulugan ito. Ang una, masaya or contento ang ibig sabihin ng blessed. Ang pangalawa, accepted or approved, no? Katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, no? Ang ibig sabihin ng blessed. And then ang pangatlo ay God's blessing or God's favor. So based dun sa kahulugan ng blessed, ganito natin babasahin ang talatang ito. Masaya, katanggap-tanggap, at pinagpapala ng Panginoon ang mga taong maawain. Sa gabing ito, maawain po ba tayo? Naiintindihan po ba natin kung paano maging maawain? Do we understand and do we practice being merciful? Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, be merciful every day. Okay? Be merciful every day. Maging maawain po tayo
sa bawat araw. Meron po tayong tatlong bagay na dapat maintindihan dito po sa pagiging maawain na itinuturo ng Panginoon para ito po ay ating matutunan at ito po ay ating maipakita sa ating kapwa. Kung inyo pong mapapansin, yun pong first four na beatitudes, no? Yung poor in spirit, yung mourning, yung meekness, and yung hunger and thirst. Ito po ay tumutukoy sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, no? Dapat aminin natin sa Panginoon na talagang tayo po ay walang kakayanan, no? We are very poor. Okay? And then we mourn sa atin pong kalagayan, no? Tayo po ay nagdadalamhati sa ganitong klasing kalagayan. And then ang pangatlo, dapat po tayo magpakumbaba sa kanyang harapan. And then ang pang-apat, dapat po tayo ay laging maging gutom, lagi pong maging uhaw, no po, sa atin pong Panginoon, sa kanyang instruction, sa kanyang guidance, sa fellowship natin sa kanya, no? At kung ganun po ang ating magiging relationship sa Panginoon, no? Ang pangako niya, no, God will bless us. God will provide our needs, no? At nakita natin nung mga nagdaang Merkules ang mga pangako pagka ganito po ang attitude natin sa Panginoon. At yung susunod po na apat, ito po ay dapat nating matutunan, no? Ito po ang dapat nating ipakita sa atin pong pakikipag-ugnayan sa atin pong kapwa. At ang gustong ituro ng Panginoon, ito ang pinakamabisang paraan para magkaroon tayo ng maayos na relationship, no? Una sa Panginoon, yung first four na attitude, ito ang pinakamabisang paraan para magkaroon tayo ng maayos na relationship sa Panginoon. At yung susunod po na apat, no, ito ang unang pag-aaralan natin ngayong gabi, ito ang pinakamabisang paraan para maging maayos, no, maging makahulugan, no, at maging makabuluhan ang atin pong pakikipag-ugnayan sa atin pong kapwa. At ang una na gusto niyang ma-develop sa buhay natin, no, matutunan natin at maipakita sa ating kapwa ay maging maawain, no? Kasi ang sabi niya, if you are merciful, you are blessed, no? Magiging kontento ka, no? Ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon at ang pagpapala ng Panginoon ay nasa iyo. Siguro ang tanong natin, ano ba ibig sabihin ng pagiging maawain or merciful, no? Or ano ba ang ibig sabihin ng mercy? So madalas nating napapakinig, no? Ang kahulugan ng mercy ay withholding what we deserve, no, or what others deserve. Ang ibig sabihin, hindi mo ibibigay yung deserve o yung karapat-dapat na matanggap ng isang tao. At ang una na nagpakita sa atin po ng kaawaan ay ang Panginoon, no? Deserve po nating lahat na mamatay, no? Hindi lamang physically kundi spiritually, no? Eternally, forever, no? Bakit po? Sapagkat sinusuway natin ang Panginoon, tayo po ay laging gumagawa ng kasalanan. At ang Panginoon, He cannot tolerate, no, even one sin, no, sapagkat siya po ay ganun kabanal. Okay? Hindi po pwede sa kanya kahit katiting, no, kahit isa lang na kasalanan. At kahit isa lang ang kasalanan mo or marami, no, ayon sa Romans chapter 6 verse 23, ang parusa doon ay kamatayan. Pero again, ang Panginoon ay maawain, no? Tayo po ay dapat mamatay, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, pagka tayo po ay sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus, yung kamatayan na dapat nating puntahan, no, na dapat nating matanggap dahil sa Panginoong Hesukristo, no po, yun ay tatanggalin ng Panginoon, no? Yun ay hindi na ibibigay sa atin, no? Because God is merciful. So salamat sa Panginoon, no? Ang dahilan kung bakit buhay pa po tayo ngayon at ang dahilan kung bakit po tayo mabubuhay magpakailan kailanman. It's because of God's mercy. So yun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ayon po kay Brent Kircheville, ang kahulugan daw po ng mercy, sabi niya, mercy is not merely refusing to bring judgment on those deserving of judgment. Mercy is genuine compassion expressed in genuine help and selfless concern shown in selfless acts, no? So ang kaawaan daw po,
No? At ito ang ipinakita sa atin ng Panginoon, no? Ito daw po ay totoo na pagkaawa, no, sa ating kalagayan, na ito po ay nagbunga ng totoong tulong, no? At hindi ka umaasa ng kahit anumang kapalit or bayad. Okay, yun daw po ang ibig sabihin ng mercy, no? At ito po ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dito, no? Kasi madalas tayo po ay yun nga, pagka nakita natin sa TV, no, yung mga tao na nakakaawa, lalo na ngayong panahon ng pandemic, yung mga namatayan, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga nagkaroon ng mga mental health problems, no? Ang lagi lang nating nasasabi, ang lagi lang po nating nagiging tugon ay kawawa naman ang mga taong ito. Tama po yun na ganun ang ating maging pakiramdam, pero kulang po yun, no? Ang totoong pagiging maawain ay yung naawa ka, no, sa kanilang kalagayan at ikaw ay tumulong nang hindi ka umaasa na ikaw ay mababayaran, ikaw ay marerecognize. No po? Yun po ang totoong pagpapakita ng kaawaan at yun ang tinuturo dito ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, meron po ba tayong ganitong damdamin, no, sa mga tao na nangangailangan? Nakikita po ba natin ang kalagayan nila na talagang wala silang magagawa, no? At may nag-uudyok po ba sa atin na tulungan sila? Gumagawa po ba tayo ng paraan para tulungan sila? At every time na tayo po itutulong, nag-e-expect po ba tayo ng recognition o ng bayad, no? Mga kapatid, kung meron po tayong ganung nararamdaman sa oras na ito, no? Gusto nating tumulong, gumagawa tayo ng paraan para makatulong at hindi natin iniisip ang kapalit nito, then we are merciful. Pero ang sabi ng Panginoon, you have to be merciful every day. So, again, balik po tayo dun sa tatlong bagay na dapat nating maintindihan, no, sa pagiging maawain. Ang una, the people of mercy. No, sino ang mga tao na merciful, no? Sino ang mga taong ito? Ano ang kanilang kilos, no? What are their manners? Ang una na ginagawa ng mga taong maawain, they always forgive, no? Lagi silang nagpapatawad. Parang ano? Lagi silang nagpapatawad, no? Di ba pwedeng depende sa laki ng kasalanan, no? One day tinanong ni Pedro ang Panginoong Hesukristo, ilang beses ba ako magpapatawad? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 22. Sabi dito, simulan natin sa verse 21. Sabi dito, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Or, Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Or 70 times 7. Okay? So, anong ibig sabihin noon? Ano? Diba yung 70 times 7 is 490 times, no? Ang dami nun, no? Siguro ang limit lang natin, mga kapatid, eh hanggang 3, no? Or 4 na beses lang tayo magpapatawad, no? Pero dito, ano, sabi ng Panginoon kay Pedro, no? 70 times 7, no? Or 490 times. Sapagkat sa tingin ko, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon na magbilang ka, no? Kundi, dapat lagi kang magpatawad. No? Ano ba yung magpatawad? Ang ibig sabihin po ng pagkapinatawad mo yung isang tao, no? Una ay you are patient with him, no? Considerate ka, no? Parang lagi mo titingnan na okay, sige, no? Tao lang tayo eh, no? Tayo ay marupok. So next time, no? So we are patient, we are considerate, no? We don't retaliate, no? Hindi tayo gumaganti. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 19, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord, no? So dapat hindi tayo gumaganti, no? Lagi nating naririnig yung expression na ipagpasa Diyos mo na lang, no? At ako po'y naniniwala na tama po 'yon, yung expression na 'yon, no? Pagpasa Diyos lang po natin, although napakahirap pong tanggapin noon, no? Sapagkat human as we are, no? Sinful as we are, no? At ito po ang practice ng sanlibutan.
dapat gumanti ka, no? Ngipin sa ngipin. At ayon nga po dito sa Matthew chapter 5 verse 38, you have heard that it was said, eye for an eye and tooth for a tooth, no? At ang sabi pa sa verse 43, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy, no? So ang batas ng sanlibutan ito, no, ay pagka sinaktan ka, saktan mo rin, no? Pagka minahal ka, mahalin mo rin. So kumbaga kung ano lang ipakita sa iyo ay yun lang ang dapat mong tugunan. Pero very controversial itong itinuro ng Panginoon, no? Kung ikaw ay sinaktan, no, patawarin mo. O huwag kang gumanti. Okay? At ang isa pa, yeah, you give him or you give them another chance. So ang hirap nito, ano? Kaya nga ito ay panglima. Ano po ang ibig kong sabihin? So mga kapatid, ngayon pong gabing ito, sino ang dapat sino ang mga tao na dapat nating patawarin? Or sino ang mga tao dito na nahihirapan po tayo na patawarin? No, ang sabi ng Panginoon, blessed are the merciful, no? Ang katangian po o ang ginagawa ng isang tao na maawain, siya po ay nagpapatawad. At ang pangalawa po na ginagawa ng isang tao na maawain, hindi lamang siya nagpapatawad, he always finds ways, no, to help. Okay? So ang ibig pong sabihin, no, ang isang taong maawain, no, hindi lamang niya papatawarin, kakalimutan yung masamang ginawa sa kanya, kundi ang pangalawa, gagawa ka pa ng mabuti sa kanya. No, ang best example po ng mercy ay itong Good Samaritan na sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 18. O sa Luke chapter 10, no? Talagang ang mga Samaritans, kaawayan ng mga Hudyo, no? Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritan ay mga second class, no? At ayaw ng mga Hudyo na makipag-fellowship sa kanila, no? Sapagkat sila ay, ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, mga compromiser sila, no? Kaya nga, pagka ang mga Hudyo galing sa Jerusalem ay pupunta sa Galilee, no? Kung gusto mo mag-shortcut, kailangan dumaan ka sa Samaria, diretso, no? Pero dahil nga ayaw nilang makasalamuha, makausap o makita man lang ang mga Samaritans, sila ay dumadaan sa mas malayong rota, no? Para lang makaiwas sa kanila. At siyempre, anong mararamdaman mo kung ang tingin sa iyo ng mga tao ay mababa, no? Ano ang mararamdaman mo pagka ayaw kang makausap, ayaw kang makita, no? Kasi parang feeling nila nakakadiri ka, no? Ano ang gagawin mo pagka may chance ka na gumanti, no? Katulad nitong Good Samaritan, no? So alam natin, ano, may isang Hudyo na binugbog, no? At pinagnakawan at nag-aagaw buhay, no? Dumaan yung dalawang religious leaders. Yeah, baka mapahiya sila, no? Pagka tinulungan nila itong nag-aagaw buhay na kanilang kababayan, or baka trap lang 'yun, 'di ba? Pero itong Good Samaritan, wala siyang pakialam, no? Kung siya ay kaaway o hindi, no? Wala siyang pakialam kung mababayaran ba siya o hindi, no? Wala siyang pakialam kung ito ay trap o hindi, no? Nakita niya na kailangan ng tulong, no? At yung tulong niya ay yung talagang kumbaga kumpleto, yung talagang tulong na yun ang dapat tulong, no? Ginamot, no? At pinagpahinga, at siya pa ang nagbayad ng gastos noong taong yun. At hindi siya nag-expect ng kapalit. Iyo ba? At yun ang tanong ng Panginoon doon sa mga religious leaders. Sino kaya sa tatlong yun na nakakita doon sa nag-aagaw buhay na Hudyo ang maawain? So, of course, obvious ang answer. So, yun po ang dalawa na manners or katangian or kilos, no, pinapakita ng mga taong maawain. They always forgive and they always find ways to help.
Mga kapatid, may ganun po ba tayong attitude sa oras na ito? Again, gaya na sabi ko kanina, kaya ito ay niligay sa panlima. Sapagkat hindi natin ito magagawa hanggat hindi natin nararanasan yung first four attitudes, no? Hanggat hindi natin naaayos ang relationship natin sa Panginoon, hindi po natin maayos ang relationship natin sa ating kapwa. Hindi po natin maipapakita, no? Hindi tayo magiging merciful sa ibang tao. Hindi po tayo magiging forgiving, and we will not find ways, no, to help them, no, hanggat hindi po maayos ang atin pong relationship sa Panginoon. At mga kapatid, ngayon pong gabi, ito po ang paraan para maging maayos po ang atin pong relationship sa atin pong kapwa. At pagka nagawa po natin ito, mga kapatid, ang ibig sabihin, maayos po ang relationship natin sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, kung tayo po ay nahihirapan, no, na makipag-relate sa atin pong kapwa, ang magandang balikan po natin, kumusta ang ating relationship sa Panginoon? Sapagkat hanggat hindi po nangyayari sa atin itong, yun nga po, itong verses 3 to 6, mahihirapan po tayo. At mga kapatid, sa gabing ito, importante po na maging maayos po ang relationship natin sa Panginoon. Sapagkat kung hindi ayos ang ating relationship sa Panginoon, tayo po ay mapapahamak. Po, kaya po ito itinuro ng Panginoon, no? Sa lahat ng mga tao na nakikinig noon, lalo tigit sa mga tagasunod niya. At ganun din po sa atin ngayon, no? Ang dahilan kung bakit ito po ay naririnig natin, no? Paulit-ulit na ipinapangaral sa atin, sapagkat ito dapat ang makita po sa atin pong buhay bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa po na makikita natin sa mga tao na mauwain, oh, hindi lamang yung kanilang manners or yung kanilang pagkilos, kundi yung kanilang motivation. Bakit sila magpapatawad? Simple lamang po. Una, because they were forgiven, no? At hindi lamang sila once and for all pinatawad, but they are always forgiven by God, no? Lagi silang pinapatawad ng Panginoon, no? At ngayong gabi, mga kapatid, no, naranasan natin ang pagpapatawad ng Panginoon, no? Hindi lamang nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat after natanggapin natin ang Panginoon, tayo pinatawad ng Panginoon doon sa matinding kasalanan na ating ginawa at tayo iniiwas doon sa kapahamakan. Pero, yun nga, hindi pa tayo perfect, nandito pa rin tayo sa lupa, kaya tayo nagkakaroon pa rin ng kasalanan from time to time. Pero, yun nga, may pangako ang 1 John 1:9, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all our unrighteousness. Parati pa rin tayong pinapatawad ng Panginoon. Okay? Ano ang dahilan bakit tayo dapat magpatawad? Because we experience God's forgiveness, no? And then ang pangalawa na motivation natin bakit tayo dapat maging maawain, hindi lamang dahil sa tayo pinatawad, but we were helped, no? Tayo po ay tinulungan, no? Tinulungan tayo ng Panginoon, no? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa, no, para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, no, para iligtas kayo at ako. Kung tayo po ay sasampalataya dun sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo na sumampalataya ay maliligtas, no? At nangyari yan because the Lord is merciful. The Lord forgives us always, at ang Panginoon ay laging humahanap ng paraan para tayo po ay matulungan. Okay po, so yun po ang pangalawa na makikita natin na katangian ng mga tao na maawain. So nakita po natin yung unang bagay na dapat nating maintindihan, the people of mercy, o mga tao na maawain. Kaya kumusta po? Tayo po ba ay kasama dito, no? Kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, you have the ability, no, to do this, no? The Lord will give you strength to become merciful every day. Ang pangalawa na makita po natin, hindi lamang the people of mercy, but the promise to the merciful, no? The promise to the merciful. Ang pangako sa mga maawain. Okay? Ang sabi dito, they will be shown mercy. So, anong ibig sabihin po nito? Ano? Tandaan po natin, ano? Ito po ay para sa mga taong tagasunod ni Kristo or mga
tumanggap na sa Panginoon. Ang ibig pong sabihin, ito po ay mga saved na, no? So, para ang gusto ko pong maintindihan natin dito ay hindi mo kailangan maging merciful para ikaw ay bigyan ng para maawa sa iyo ang Panginoon at bigyan ka ng kaligtasan. Hindi po 'yun ang ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin po nito, dahil sa nangyari na sa iyo yung first four, no, yung naayos na yung relationship mo sa Panginoon, then you have the ability to be merciful to others. And because of that, no, papakitahan ka din ng kaawaan, no? Una ng Panginoon, no? The Lord will continue to bless us, no? At pagka tayo po'y nagpakita ng awa sa ibang tao, no, ang isa rin pong kahulugan nito, magiging maawain din ang mga tao sa atin. Okay? So, ano po ang mga pangako sa mga maawain? Sa Proverbs 19 verse 17, madalas ang mga tao na kailangan po natin pakitahan ng awa ay yung mga tao na nangangailangan. Di po ba? Mga mahihirap, no, yung mga walang kakayahan. Walang kakayahan na magtrabaho, walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, dun po tayo kailangan maging maawain. Ang sabi po dito sa Proverbs 19:17, "He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done." So, dito, no, magkakaroon ng utang sa atin ang Panginoon pagka tumulong tayo sa mga nangangailangan. At ang maganda dito, no, talagang tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon. So, if we are merciful, no, sabi ng Panginoon, you will be shown mercy. No? Bibigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon. At alam po natin, pag naggantimpala ang Panginoon, hindi po natin pwedeng bigyan ng sukat. No? Hindi natin pwedeng bigyan ng dami pagka tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Okay? Sapagkat dahil ang Panginoon ang may-ari ng lahat, no? Siya rin ang nag-utos nito, ay mararanasan po natin ang blessing ng Panginoon. And then ang pangalawa po na makikita natin na pangako, makikita natin sa Matthew chapter 6 verses 1 to 3, no? Ang sabi dito, Matthew 6 1 to 3, "Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you." So pagka ikaw do ay tumulong, huwag mo itong ipamalita, no? Huwag mo itong i-post sa Facebook na talagang kunyari inaabot mo, na ipinapakita mo na inaabot mo yung tulong, no? Na ikaw ay matulungin, no? Although sa panahon natin ngayon, talagang pinapakita talaga natin 'yan. Christians man or hindi, talagang dahil nga sa social media, no, gusto natin ipakita sa mga tao yung atin pong ginagawa, no? Gusto natin ipakita na meron tayong ginagawa. Of course, hindi lahat naman ng tao na lalo tigit na mga Christians sa tumutulong na pinapakita yung kanilang ginagawa, ang intention ay para magmalaki, no? Para ang intention ng iba ay para ipakita, lalo tigit dun sa mga sponsors na ginagamit nila yung pera talaga na pang tulong. Pero dito, ang point dito ng Panginoon is you always check your motive. At para maingatan mo yung iyong motibo, no? Para makaiwas ka na magkasala, no? Huwag mo nang ipakita yung iyong pagtulong. At marami tayong kilala na ganoon, ano po, na hindi nila pinapaalam kung kanino galing, no? At mas na-appreciate natin yung mga ganong tao kaysa yung mga tao na pag tumulong talagang ang lapad ng ano, no? Mas malaki pa doon sa supot yung pangalan nung tumulong, di po ba? Yung nakalagay lagi, donated by, diba? Ano sabi ng Panginoong Kristo? Pag ganun ka daw tumulong, no, you have already received your
reward, no, from men. Eh, ang mga tao, palakpak lang ang ano niyan. Palakpak lang ang reward niyan, no? And after few years, malilimutan na. But pagka ang Panginoon ang nag-reward sa atin, no? Hindi natin to kayang sukatin, hindi natin to kayang bilangin, no? At ito po ay pang walang hanggan. Kaya mga kapatid, makikita po natin dito na pagka tayo ay tumulong, no, na hindi natin ina-announce, the Lord will reward us. Okay? So, kumbaga, ang gusto pong sabihin ng Panginoong Hesukristo dito, if you practice, if you become merciful every day, no, hindi ka magsisisi, hindi ka malulugi, kundi mas malaki ang pakinabang, no, na ibibigay sa atin ng Panginoon, no? Kung ito po ay pakita natin sa mga tao, parang ito ay isang malaking kalugihan. Pero kung ito'y gagawin natin, no, para sa Panginoon, malaki po ang ating pong mapapakinabangan. Gaya na sabi ko kanina, hindi po tayo magsisisi. So ito po ang ilan sa mga pangako when we become merciful every day. And then ang panghuli po na gusto ko pong makita natin, the precautions to the merciless, no? The precautions to the merciless, o babala sa mga hindi magiging maawain. Okay? Ang sabi po sa Proverbs 28:27. Ang sabi po dito, he who gives to the poor will lack nothing, but he who closes his eyes to them receives many curses. Okay? So, ang mga tao na tumutulong sa mga nangangailangan ay hindi magkukulang. Pero ang mga tao na hindi tutulong, no, maraming sumpa, no, ang kanilang mararanasan. Ang ibig sabihin, lalo silang maghihirap. Kung ayaw nilang tumulong dahil sa baka magkulang sila, no, ayun, mangyayari nga yung kanilang kinakatakutan. Yun ang sabi ng Proverbs. Okay? And then ang isa pa na babala, no, sa mga tao na hindi magiging maawain. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 14, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. So ito po ang babala, no? Kung ikaw ay magpapatawad, papatawarin ka ng Panginoon. Pero pagka hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Panginoon. Diba? Ang ibig sabihin, pag hindi tayo pinatawad ng Panginoon, punishment po ang atin pong matatanggap. So ngayong gabi mga kapatid, itinuro ito ng Panginoon sa mga nakikinig at lalo tigit sa mga taga-sunod during that time, sapagkat sa Roman government during that time, no, ang pagiging merciful ay weakness, no, or kahinaan, no. Meron nga pong Roman philosopher ang nagsabi, mercy is the disease of the soul, no? So ibig sabihin ang pagiging maawain ay sakit ng kaluluwa, no, na ikakamatay niya. Bakit po? Sapagkat feeling po ng mga Romano during that time, pagka ikaw ay tao na mapagpatawad, tao na nagbibigay ng another chance, no, aabusuhin ka, sasamantalahin ka. Kaya ang kanilang motto, no, no mercy, no, para manalo ka, para katakutan ka, umatay ka, no? Pero nakita po natin, no, pagka ganun ang ating prinsipyo sa buhay, no? Talunin mo through force ang isang tao. Hindi po matatapos ang sakitan. Sapagkat kung matalo mo siya ngayon, no? Sigurado nag-iisip 'yan kung kailan 'yan gaganti at babantayan ka niyan, no? Kung kailan ka mahina. At kung mapatay mo siya ngayon, sigurado pwedeng 'yung anak niya or kamag-anak nila, no? Sila naman ang gaganti para sa iyo. Pero sa Panginoon, no? Para matapos ito, para mabuhay tayong lahat, no? We need to be merciful. We need to be forgiving always. Sapagkat sa pamilya ng Diyos, no? Sa kaharian ng Panginoon, ang mga nagwawagi ay hindi yung mga matatalino, hindi yung mga magagaling, hindi yung mga malalakas, no? Hindi yung mga matatapang, hindi po yun ang nananalo sa kingdom at sa pamilya ng Panginoon. The people who win
are those people who are merciful. Bakit po? Sapagkat sa pamagitan ng ating pagiging mauwain, no? Wala pong namamatay, no? Tayo po ay babubuhay lahat. At ang response, pagka ikaw ay naging merciful, ang response sa iyo ay pagiging merciful din sila sa atin. So, it is a win-win situation, no? At yun po ang wisdom, no? Ng sinabing ito ng Panginoong Hesukristo, no? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. As I close, meron pong mag-asawa na nagbiyahe sa Florida, no? At tumirik yung kanilang sasakyan, no, sa expressway. So dahil sa expressway ito, ang bilis ng mga sasakyan, no? At sila ay pumapara, humihingi sila ng tulong, no? Naka 100 na nasa sasakyan na dumaan, wala pa ring tumutulong sa kanila. Hanggang sa merong isang tumigil, no? Hindi siya marunong magsalita ng English. Pero alam niya ang problema nung sasakyan ng mag-asawa, kaya inayos niya at sinusubukang bayaran siya ng mag-asawa, pero sabi nung tumulong sa kanya, and then umalis na. And then sabi ng mag-asawa, paano natin mababayaran kaya yung kanyang pagtulong sa atin? No, pinag-isipan nila, paano? Ang sabi ng lalaki, hindi natin kayang bayaran yan. Hindi natin siya mababayaran. No, ang pwede lang nating gawin ay ipakita din sa iba yung ipinakita niya sa atin. Mga kapatid, ngayong gabi, salamat at naawa ang Diyos po sa atin. At hindi po natin kayang bayaran ang matindi, malaki at kamanghamanghang awa, no? Kamanghamanghang pagpapatawad, no? At pagtulong ng Panginoon sa atin. We cannot repay the Lord. The only thing that we can do is extend this mercy to others, no? Ipakita din po natin sa kanila. Yan po ang gustong ituro ng Panginoon sa mga taong ito. Yan po ang gustong ituro ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. At yan din po ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. No? Let us be merciful to others every day. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat pinaalala mo sa amin ang pag-uugaling ito na dapat meron kaming mga tagasunod mo. Salamat sa awa mo. Salamat po, pinatawad mo kami. Salamat, ibinigay mo ang Panginoong Hesukristo para mamatay dun sa krus, para kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. That is the best help, Panginoon, na ginawa mo po para sa amin. Na-extend ang buhay namin because of your mercy. At kung ipapractice din namin ang mercy, ma-extend din ang buhay ng maraming mga tao. If we will share to others how merciful you are. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na gawin ito every day. Huwag namin itong malimutan. At ito, Panginoon, ay magpatatag ng aming pananampalataya. Salamat sa inyong paalala. Salamat po sa inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.